Andito po tayo ngayon sa pinapagawa kong bahay. Tuturo ko po sa inyo ang pagpintura ng yero. Ito, tulad po nito, yero po ito. Papansinin nyo po ito, no? Yero po yan. Pagpipintura po ng yero, gagawin pong varnish. Ganyan po, magiging ganyan po siya. Magiging varnish na katulad nito. Pero ang tanong po, bakit po yero ang ginawa na harapan nitong bahay ko, pintuan sa harapan? Kasi po, kapag po ginawa siyang plywood, magkakaproblema po dahil po nakatapat lagi siya sa araw at nauulanan siya, masisira po. Kaya po yero. Ngayon, sasabihin naman ng mga tao, ganda ng pintura ng bahay, pero yero yung ano, yero yung pintuan. Ah, hindi po nila makikita yung yero kahit nasa baba po sila, iisipin po nila, plywood pa rin po yan. Pero bago po yon, hinihiling ko po sana sa inyo, mag-subscribe po muna kayo sa aking YouTube channel. Subscribe lang po kayo para po sa dagdag kaalamanan. Ganito po yan. Kaya po ginawang yero, gaya nga po ng sabi ko, para po hindi masira sa ulan. Pero hindi po yan magmumukhang yero. Magiging varnish po yan. Gagawin po natin varnish yan. Kung napapansin po ninyo, may kulay na po siya. Bago po yung kinulayan ng flat wall enamel, meron po yung pintura na epoxy primer. Pero bago po kayo mag-epoxy primer, siguraduhin po ninyo muna natanggal na po yung galvanisado na yero. Kung bibili po kasi kayo ng yero, yung mga plain sheet na yero, galvanisado po yan eh. Hindi po yan pwedeng pinturahan kagad ng epoxy primer. Sigurado pong aangat lang yan. Sayang po ang pagod ninyo, sayang ang materyales, sayang ang gastos. Siguraduhin po ninyo na pipintahan nyo po muna siya, babrasan nyo po siya ng turko. Mabibili rin po yan turko sa mga hardware. Pagpapintura nyo po, pagbras nyo po dyan ng turko, ay liliyahin nyo po ng number 36 na liha para po yung yero po ay magkaroon po ng mga guhit-guhit. Ganyan po gagawin po ninyo, ha, guys. Ngayon, kung medyo nagtitipid po kayo kasi mahal po ang turko, pwede po kayong gumamit ng suka. Kaya lang kung suka po, siguraduhin din po ninyo na matatanggal po ang galvanisado. Medyo mahirap po kasi matanggal ang galvanisado kapag suka kumpara sa turko. Ang turko po, isa lang pong beses na i-apply nyo dyan turko, tanggal na po ang galvanisado nyan. Kapag suka po, maaaring gamitan nyo po yan tatlong beses. Una po, babrasan nyo po siya ng suka, patutuyuin nyo po yung suka, pagkatapos babrasin, liliyahin nyo po siya ng number 36 na liha. Pagkatapos po nun, pintahan nyo po uli siya ng suka. Pag natuyo, lihahin nyo tatlong beses po para sure po talaga. Kaya ina-advise ko po, turko, para po mabilis po. Mabilis ang paggawa. Pagkatapos po, pagtanggal na po ang galvanisado na yero, pintahan nyo na po siya na epoxy primer. Huwag po kayong gagamit ng red oxide primer. Kasi mabilis po yan umangat, mawala. Red oxide epoxy primer po ang ipipintura ninyo sa yero po. Pag natuyo na po ang epoxy primer, at saka nyo po siya pipintahan ng flat wall enamel. Ito po, pinintahan na po siya ng flat wall enamel. Kulay puti lang po, ha. Makikita nyo po yan. Pinintahan na po yan ng flat wall enamel. Pag natuyo na po ang flat wall enamel, at saka nyo po siya pipintahan na ng flat wall latex. May kulay na po ang flat wall latex. Ganyan po, beige po yan, oh. Flat wall latex. Ang flat wall latex po, depende po sa gusto nyong kulay. Gusto nyo po dilaw, gusto nyo po beige. Ito po sa akin, yung kulay po ng bahay ko, beige po yan. Makikita nyo po yan. Paggawa po ng beige na kulay ay hansa yellow po, at saka hansa yellow, at saka rosena. Rosena, hansa yellow at rosena, ihahalo nyo po yan para maging beige po ang kulay ng ano nyo, bahay nyo po. Makikita nyo po yan, yero lang po yan, ha, makikita po ninyo. Ngayon, yung mga ganito pong mga yero-yero na mga pinagdaanan ng pako, pwede nyo po siya na ano, imasilya. Masilyahin nyo po, kaya lang ako, hindi na ako maselan eh, kaya hindi ko na minasilya yan. Kasi sa baba naman, hindi naman po makikita yan eh. Pero kung nakatira po kayo sa first floor na bahay, lahat ng dadaan ng tao, makikita po yung mga pako na yan. Kaya kailangan masilyahin nyo po yan.
para sure po na hindi makikita. Kaya nasa sabi ko, sa terrace naman to, nasa third floor po kasi itong bahay ko. Ay sa baba, makikita lang po nila yung mismong yero. Akala nila plywood na nabarnisan, pero ang katotohanan po, yero po yan. Actually, lubang yero na po yan. Lumang yero na po, ginamit ko na to. Kaya po, hindi ko na yan tinurko. Suka lang po nilagay ko. Ganyan po muna tayo, ha. Sige po. Maya-maya po, hintayin lang po natin matuyo ang flat wall enamel. Pag natuyo yan, pipintahan na po natin yan ng flat latex. Flat wall latex. At pagtapos ng flat wall latex, tsaka natin yan babarnisan. Hindi po yung varnish na bibili sa hardware, ha. Latex din po na gagawin natin style varnish. Ngayon guys, ito naman po ulit tayo. Tuyo na po kasi yung flat wall enamel. Next procedure na po tayo. Pipintahan na po ng flat latex. Pero tandaan po natin ang gagamitin po natin brass. Yung kanina po, yung epoxy primer, ang ginamit po natin doon roller. At sa flat wall enamel, roller din po ginamit natin. Pero dito po sa flat latex, ang gagamitin po natin brass. Yan po, pinipintahan na po yan ng brass ng flat enamel ay flat wall latex. May kulay na po yan, kulay beige na po yan. Inuulit ko po, ang paggawa po ng kulay beige ay ihaluin nyo lang po yung Hansa yellow at saka Rosiena. Depende na po sa kung ano gusto nyo pong pagka-beige ng kulay niya. Kung dadamihan nyo yung Rosiena o Hansa yellow. Pero kung mas madami po yung Hansa yellow, mas magiging kulay yellow po yan. Susunod po natin dito ay yung pag natuyo po yan, babarnisan na po natin yan. Hindi po yung varnish na bibili sa hardware. Flat latex din po ang gagamitin natin na pambarnish sa kanya. Yan po ha, guys. Kita po niyo yan ha. Puro po ano lang yan, brush lang po ang ginagamit yan. Inuulit ko po, yero lang po yan. Pero maya-maya po, hindi po mahalatang yero yan. Ngayon po, halatadong yero pa rin yan eh. Lalo na pag kinatok yan, oh. Halatang yero. Kahit nasa baba po, nasa third floor po kasi kami ngayon, pag sinili po sa baba yan, halatang-halatang yero pa rin. Hindi siya mahalatang plywood. Unti-unti po yan. Yan po, dire-diretso lang po ang pagpintura ng flat latex na may kulay. Patutuyuin lang po natin yan. Madali namang matuyo kasi nakabilad naman po sa araw. Sandali lang po yan. Pagtuyo po yan, babarnisan na po natin yan. Gamit ang flat latex na pang-barnish. Hi guys, ngayon po tapos na po ang mga tuyo na po ito. Flat latex po to. Pipintahan na po natin sila siya ng pambarnis. Pero ang gagamitin po natin pambarnis ay latex din po. Magiging ganito po yan, oh. Yan po, yung bayitan po ng ano, yung gabay po ng hagdanan. Makikita po niyo, magiging ganyan po yan. Pati yan po, oh. Yan. Pansinin po ninyo, ito lumang-lumang kokolamber na po ito. Pero napaganda po natin. Sa ganong procedure din po. Gagawin po natin ganyan yung yero na pintuan. Yan po. Tuyo na po yan, ha. Ang kulay po niya, beige. Ngayon po, ganito po paghahalo. Hahaluin po ang Hansa yellow. At saka Venetian red. Hansa yellow po yan. At saka Venetian red po. Hansa yellow at saka Venetian red. Pinaghalo po yan. At saka konting kulay itim. Mga konting-konti lang po na kulay itim. Bali tatlong kulay po pinaghalo. Hansa yellow, Venetian red, at saka kulay itim. Konting-konti lang po yung kulay itim na hinalo. Yan po ang ipambabarnish natin dito sa pintuan na yero. Makikita po ninyo guys. Yan po, inahalo na po.
tawag po, ang tawag po dyan ay stain. Wood stain po yan, pag gagamitin po sa kahoy. Acricolor po pala yan, ha. Acricolor na Hansa Yellow, acricolor na Venetian Red, at acricolor na Black. Pinaghalo-halo po sila. Depende na po kung ano po yung gusto ninyo, ha. Kung gusto nyo masyadong madilaw, damihan nyo po yung Hansa Yellow. Tulad po yan, ang gusto ko po ay medyo madilaw, kaya dadamihan po ang Hansa Yellow niyan. Kung gusto nyo po ay mas makapal yung pula, damihan nyo po yung pula. Depende po yan sa halo ninyo. Lagyan po pa ng konting tubig to. Konti lang po para lumabnaw siya. Pero wala pong latex to, ha. Ito po yan. Pinaghalo po ang... Ito po yung Hansa Yellow. Yan, Hansa Yellow po yan. Acricolor po ng Hansa Yellow. Yan po, nilagyan ng konting tubig. Sandali lang po, ipupunas na po yan. At pagtapos po nito, patutuyuin nyo po siya uli. Pagkatapos ay pipintahan nyo na po siya ng pampakintab. Clear Emotion po. Mabibili rin po sa hardware yung Clear Emotion. Mapipintahan na po natin to ng varnish. Ito po, yero. Pipintahan na po natin to na style varnish lang po, ha. Hindi po original na varnish. Kasi hindi naman po tatalabang varnish dyan dahil yero po yan. Latex po na style varnish ang ipipintura natin. Pag natuyo po yon, tsaka nyo po siya pipintahan ng Clear Emotion. Ang Clear Emotion po, parang laminated po. Plastic po yun, eh. Pag natuyo po siya, magiging plastic. Mababalutan po ng plastic yan ang mamakintab. Kaya pag tama po ng tubig ulan dyan, dire-diretso lang po ang tubig ulan, pati yung mga dumi, diretso lang po. Punasan lang ng basahan ay wala na kasi laminated na po ang magiging pintuan. Kung tatanawin nyo nga po yan sa baba, makikita po ninyo yan. Pagka memeha po, tanawin po yan sa baba ng mga dumadaan, makikita po nila yan na yero pero plywood. Wala silang makikitang yero yan. Maliban na lang po pag kinatok yan. Yan. Pag kinatok, yero. Nuulit ko po, ha, guys, ha. Kaya po yero ginamit natin, hindi plywood, kasi po ito po ay pintuan sa terrace. Kapag pag plywood po ginamit natin, baka isang taon lang po sira na dahil laging nababasa ng ulan. Pero yero po, tatagal po yan. Kahit po 5 taon, 10 taon, tatagal po yan kasi may epoxy primer po. Napakahalaga po ang epoxy primer. Yan po ang pagka mahina po ang primer ninyo. Baliwala po yan, baka isang buwan lang po, patutuklap na. Pero bago, gaya nga ng sabi ko, guys, gaya nga ng sabi ko po, bago nyo po yan i-epoxy primer, siguraduhin nyo po tanggal na yung galvanized ng yero, ha, yung plain sheet. Sandali lang, guys, ha. Tapos na po yung paghahalo natin. Yan po, tapos na po yan. Wood stain po yan. Ang tawag po niyan, wood stain. Ipupunas na po dito yan. Napakalaking tulong po to, guys. Kaya mag-subscribe po kayo sa channel ko, ha. Simula po lang po ito. Marami pa po akong ibibigay ng mga video sa inyo. Pati po sa iba pong construction na tip, tuturo ko po sa inyo. Kung gusto nyo po magpagawa ng bahay, marami po akong susunod na mga video. Ito po, inuna ko lang po ito na pintura. Yan po, pupunas na po, ha. Dali lang, guys, ha. Yan, pupunas na po natin ang wood stain. Yan po. Kita nyo po, ha. Yan. Style varnish po. Hindi na po siya mahalatang yero, ha. Pag nakita po siya sa baba, hindi na po siya mahalatang yero. Simple lang po, guys, ano. Kahit kayo po, kaya nyo pong gawin yan. Kung may mga luma po kayong pintuan dyan sa inyo, pwede nyo pong gawin yan. Sundin nyo lang po yung sinabi kong procedure. Yan po. Pagiging ganyan po yan, o. Yan po itsura niyan, ha.
Nuulit ko po, ito po. Ito pong ye, kahoy na to, ply, kokulamber po na to. Sira-sira na po ito. Lumang kokulamber ko, pero napakinabangan ko po ito. Nagawa kong gabay dito sa hagdanan. Eh, matigas naman pong kokulamber to kasi balat po ito eh. Yung mismong balat siya, kaya lang sira na po siya. Ginawa po, nilihag, nilagyan muna ng masilya, niliha, pinakinis. Ngayon po, pinintahan din po ng katulad ng ganong procedure. Pero yer, pero ito naman po ay kahoy. Hindi na po ito ginamita ng ano, na epoxy primer. Diretso na po ito, flat wall. Flat wall enamel po. Pagkatapos ng flat wall enamel, at saka po siya binarnisa ng ano, ng latex po. Kaya po latex ginagamit namin kasi mabaho po kasi yung enamel eh. Pag may titira po rito, tatlong araw na po, mabaho pa yan. Pero yung primer po niya, flat wall. Ngayon, yung top coat niya ay latex. Primer po, tulad po dyan sa kisam eh. Makita nyo po yung kisam, yan o. Enamel po yan. Primer po niya, flat wall enamel. Pero yung finish niya po ay latex na. Kasi po, mabaho po. Mabaho po ang ano, tatlong araw na po, hindi pa mawawala. Kaya puro latex po. Hindi po kakalas yan. Yan po. Hindi po kakalas yung mga yan. Kasi po, may primer na siya na flat wall, enamel. Ang pangkahoy po kasi enamel, ang latex po, pang simento. Pag dineretso nyo po ang latex sa kahoy, medyo papangit po yan. Mas maganda lang po sa simula. Pagkalipas sa ilang buwan, pangit na yan. Pero kapag biniran nyo po siya ng, ano, ng enamel, flat wall enamel, yung unang diran nyo sa kahoy, unang pinturan nyo sa kahoy, flat wall enamel. Susunod po ay latex na. Maganda na po. Yung titira po, di po magsasakripisyo kasi kapag ka lahat po yan, unang kahoy, biniran nyo ng, pinintahan nyo ng enamel, pagkatapos pinintarahan nyo ng top coat na enamel uli, tatlong araw po mabaho, eh bukas titira na. Eh di magkakahikay po yung titira. Yan po ang purpose nyan. Yan po, tingnan nyo po, diba? Ganda na po, diba? Mas lalo pong gaganda yan pag pinintarahan po natin ng clear emulsion. Yung clear emulsion po, hindi ko na po yun ibibideo ha, guys. Hindi ko na po ibibideo ang clear emulsion. Pag natuyo po yan, wala pa kasi akong clear emulsion, bibili pa ako sa hardware. Kahit siguro kalahating litro lang ng clear emulsion, pwede na. Pag natuyo po yan, dahil natapat naman siya sa araw, pipintahan na po siya ng clear emulsion. Pagka natuyo yung clear emulsion, magiging parang laminated po yan. Plastic po, mababalutan ng plastic. Kaya safety na po sa ulan. Sa ulan, sa alikabok. Yan po. Yan pong mga pako na yan, makikita nyo po, may mga pako. May mga po mawawala yan. Kasi dodoblihin po yan ng pintura. Lalo na pagka pinintahan nyo ng clear emulsion, mawawala po yung mga pako na yan. Pero syempre, pag lumapit po kayo, mapapansin nyo. Pero pag nasa malayo po kayong, nakatayo po kayo sa malayo, hindi nyo na po pansin. Kahit po sa baba, pag tinignan nyo po yan, magugulat po yung mga tao. Wow, sasabihin ng mga tao dahil plywood na ano ah. Ganda ng pagka-varnish ng plywood ah. Pero hindi nila alam, yero po yan. Yan po, maganda na po. Andali lang po, matatapos na. Halos katulad na siya doon, oh. Kahoy po yan. Yan. Ayan po, yero, di ba? Katulad na po siya, oh. Sige guys, ha? Hindi ko natatapusin to kasi kita nyo na naman, eh, oh. Ano? Medyo mahaba na po yung video ko, eh. Guys, sana po ay subscribe po ninyo ako, ha? Share po ninyo ito para marami pong makakita. Marami pong matulungan natin. Ang mga video ko pong gagawin, puro po yan sa kapakinabangan po naman. Sabi ko nga po, ay dagdag kaalamanan po.
Pati po sa herbal, mag-ano rin po ako. May kaalaman din po ako kasi sa herbal. Mga herbal plants. Susunod po mga video yan. Bibigay ko po sa inyo. Pero dito po muna tayo sa construction tips. Kasi po, ito po talaga linya ko eh. Kahit nasa abroad ako, linya ko po talaga ang construction. Tagal po ako nagtrabaho sa abroad sa construction. Kaya ititip ko po sa inyo. Kung magpapagawa po kayo ng bahay, kung ilang pong hollow blocks ang gagamitin ninyo, ilang simento, kukompyutin po natin yan. Tuturo ko po sa inyo ang tamang pag-compute, pati po sa pati sa bakal na gagamitin, sa simento, at sa buhangin. Sige po guys ha. Goodbye na po guys ha. Sige po. A few moments later. Hi guys. Dito na po tayo ngayon sa final coat. Ito po, tapos na po ito. Makikita nyo po. Tapos na pong varnish yan, di ba? Kanina po, yerong-yero. Pag bumaba po dun sa first floor, kasi nasa third floor po kami, makikita po ninyo, hindi na siya mukhang yero. Ayan po, kita nyo po, di ba? Ganyan lang po. Ngayon po, pipintahan na natin siya ng clear emulsion. Ito po ang clear emulsion. Ang po itsura niya, no? Kabibili ko lang po kasi eh medyo nabubulol pa ako sa pagbigkas ng salita niya. Ayan po. Acrylic emulsion. Gloss emulsion. Pag po pinintahan yan, makikita nyo po, napakakintab niyan. Napakakintab po niyan kasi mababalutan po siya ng plastic. Kaya ano po, no? Ganyan lang po, guys. Sakali po magpapagawa kayo ng bahay at may terrace po kayo, huwag po kayong gagamit ng plywood. Yero lang po ang gagamitin nyo kasi pagka plywood po, delikado po yan. Madali pong masira sa sikat ng araw at saka sa ulan. Lalo na nasa terrace yan. Kung yero po, sigurado po magtatagal. Sige po guys ha. Ah, hindi pa pala. Kasi magpipinta pa siya ng emulsion. Ito po ha. Panoorin po natin. Ayan po yung emulsion oh. Kulay gatas po siya pero parang tubig lang din po siya. Gaya na sabi ko kanina, parang tubig lang siya. Hindi naman po siya masyadong magastos. Mura lang isang litro ng emulsion, 180 lang. 180 lang po siya. Tatagal naman po yung pintura nyo kasi mababalutan siya ng plastic. The best po siya sa outdoor. Yan po, pakita nyo po. Pinipintahan niya na po. Pag natuyo po yan, parang gatas na yan, magiging plastic po yan. Laminated na po ng plastic. Kikintab po yan. Parang putik talaga eh. Parang tubig lang kung ipintura siya. Kulay gatas siya pero mawawala yung kulay gatas na yan. Subok na po yan kasi yung nagpintura din ako dyan sa bricks. Sa baba. Napakakintab. Saka hindi siya dikitin na alikabok. Kung sakali mga may didikit na alikabok, punasan nyo lang ng konting basahan o pagpagin nyo, tanggal po kagad alikabok. Pag po, pero kung wala pong ganyan na pinta na emulsion, masyado pong dikitin na alikabok kasi po nasa labas po eh. Saka safe po ang pintura nyo dyan. Kahit po siya maulanan, maarawan, hindi po siya basta-basta kukupas, hindi siya basta-basta mawawala. Sige po guys ha, naipakita ko na po sa inyo yung pagpipintura ng ng emulsion. Hanggang sa susunod ko pong video. Huwag niyo pong kalilimutan guys ha, paki-subscribe po sa aking channel. At sinisigurado ko naman po sa inyo, lahat po ng aking video ay dagdag kaalaman po yan. At tututo po kayo.
mga tips sa construction at sa iba't iba pa po. Goodbye guys. Sige po.